okay, so pwede natin tanggalin yung kanon. Kalimbawa, hindi na pwede, hindi na makita yung aurat niya. So kukunin ko yung tuwalya. Ganyan yung tuwalya, hihilain ko na yan. Manakuha. So ibig sabihin, alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay uko lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala at sumakanya sa kanyang huling sugo at propeta na si Muhammad ng kapayapaan at ang pagpapala, ganun din sa kanyang pamilya, mga sahaba at sa lahat ng tumahak sa kanilang landas. Ngayon mga kapatid, hindi natin pahabain. So isa po ito sa napakahalaga na tatalakayin natin ngayon. Ito yung kayfiyat taghsil wa takfin al-janaza. So ang salitang janaza po ay ito po yung patay. Pag sinabi natin janaza, siya po yung tinutukoy natin, yung patay po. So ngayon sana sa matututunan natin, hindi natin alam sinong mamamatay sa atin. So at least alam niya kung paano paliliguan yung patay at saka paano babalutin. Kasi yung iba, hindi nila pagka inimbitahan mo na, nagtuturoan na. So bilang kaalaman, bago tayo magsimula, tandaan ninyo, meron tayong kailangan ituwid. Pag babae namatay, dapat babae rin pong maliligo. Pag babae ang namatay, dapat babae rin ang magligo sa kanya. Pag lalaki ang namatay, lalaki rin pong magliligo. Okay, paano kung kailan pwedeng paliguan ng babae ang lalaki? O kailan pwedeng paliguan ng lalaki ang babae? Isa lang po ang pinahintulutan, mag-asawa lang po. Malinaw? Pag may namatay na nanay mo, kapatid mo, anak mo na babae, dapat babae rin po. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, nung namatay ang anak niyang babae, ang nagligo sa anak niya, mga asawa niya. So, yung mga sahaba, yung lalaki, lalaki rin nagliligo sa kanila. So ngayon, minsan yung mamamatay, maghahabilin, last will. Sabi niya, katulad nangyari kay Bapa. Sana ba si Bapa? Oh, sabi ni Bapa na yung namatay nung mga nakarang linggo ay last will niya na si Bapa daw magligo. Eh si Bapa sabi niya, paano yan? Di ako marunong. So pagka yung last will, siya po yung prioridad natin na magligo sa patay kung sakali na lalaki tapos ang habilin niya ay lalaki rin. Pero kung ang habilin niya, sabi niya yung kapatid kong babae, hindi natin tutuparin yun. Kasi bakit? Kasi violation sa Islam yung kanyang habilin. Kailangan lalaki rin ang magligo sa kanya. Okay. Bakit bawal? Kasi may aura. Hindi natin pwedeng hawakan kasi yung babae na hindi natin mahram, lalong-lalo na. At saka pati anak mo, hindi mo pwedeng paliguan yan. Maliban kung ang edad niya ay hindi lalagpas ng 7 taon. Pag ang edad niya 7 taon, pababa, na lalaki, babae, walang problema tayo magligo. Babae yan, ikaw magligo, lalaki, babae magligo, basta 7 taon pababa. Ay, hindi abot ng 7 taon ang kanyang edad. Okay. So ngayon, bago natin simulan 'to, yung tao bago mamatay yan, merong sunnah na dapat natin munang gawin pagka yung tao yung nasa sakaratul maut. Ano yung sakaratul maut? Yung bang para bang nakikita na natin na mamamatay na siya. So wag nating kalimutan ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Pag malapit nang mamatay yan, so, dalasan nyo na ipabigkas sa kanya yung la ilaha illallah. Kasi ang tao, sinusubok ng Allah yan pag malapit ng mamatay. Minsan, may tao na hindi niya mabigkas yan. Kasi hindi talaga sa pahintulutan ng Allah. Pero pag nabigkas ng isang tao yan, na isang Muslim, nabigkas niya yan ng taus puso, makakapasok siya sa paraiso. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadis ni Abu Huraira, radiyallahu anhu, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal al-jannah." Ang sinuman na namatay na ang huling nabigkas niya sa mundo ay la ilaha illallah, ay makakapasok sa paraiso. So dalasan natin ang pagbigkas sa kanya. Ngayon, sabi ng ating mga ulama, sunna na basahin pag malapit ng mamatay ang Quran. Basahan natin ang Quran para mapalambot yung puso niya, para yun ang huling maririnig niya sa mundo. Pag nabigkas na niya yung la ilaha illallah at alam niyo nang nagsasakaratul maut na malapit ng mamatay, huwag niyong hayaan na may taong papasok sa kanya, magkakausap sa kanya. Kasi kinakailangan yun na ang huling nabigkas niya. Ngayon, pwede rin na bago niya pabigkas yun, baka mayroon siyang mga last will. Bapa, may utang po ba kayo? Sabihin niyo na po ngayon. So, may gusto kayong sabihin, sabihin niyo na po. So, pwede po nating payuhan yung mamamatay na baka may mga last will siya, may mga gustong sasabihin, may mga habilin, o baka may nahiram siyang pera, baka may mga pinagkatiwala sa kanya na kailangan niyang ibalik. So huwag niyong kalimutan na sabihin niya sa namatay. Kasi alam niyo bang propeta sallallahu alaihi wasallam, bago niya sasalahan yung namatay, magtatanong muna siya kung may utang yun.
Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, may utang ba to? Kasi pag may utang, ang propeta hindi siya nagsasala. Pero bago namatay ang propeta, binago niya yun at nagsasala na siya. Ang sabi lang ng propeta sallallahu alaihi wasallam, pag may utang, sabi na sallu ala sahibikum. Kayo ang magsagawa ng salatul janaza sa inyong kasama o kapatid. So kinakailangan may habilin yan. Okay, pangalawa, yung la ilaha illallah na ipapabigkas natin sa kanya, yun dapat ang huling mabibigkas niya. Okay. Ngayon, pag namatay na yung tao, minsan halika, sana mahiga ka dito. Halika dito. Dito ulo mo. Higa ka dito. Higa ka na. Para at least mas maganda nakikita nila mismo. Okay, so ngayon, lahat naman tayo dadaan sa kamatayan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Walang tao sa mundo na may buhay, hayop man yan, pati anghel, dadaan sa kamatayan. Ngayon, minsan yung namatay, nakadilat ang mata. Sabi nila, may hinihintay. Walang katotohanan, may hinihintay yan. Walang hinihintay. Ang namatay, walang hihintayin yan. Likulli ummatin ajal. Lahat tayo may takdang panahon kailan mamamatay. Pagka nakadilat yung mata, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, tabi'ahul basar. Sasamang pipikit yan ang mata niya. Kaya pag nakadilat, ipipikit natin ang kanyang mata. Minsan naman nakabuka ang bibig. Minsan nakabuka ang bibig. So pag nakabuka ang bibig, isasara natin ang kanyang bibig. Ngayon minsan may mga tao na siguro baka may sakit, naglock yung panga. Pag naglock yung panga, makikita niyo minsan may namatay, nakatali yung dito niya sa tatalian yun. Kasi yung panga niya kailangan naka-close yan. Okay? So, mayroon lang konting payo. Pagka paliliguan yung patay, hindi pwede sa public, ha? Pag paliliguan yung patay, ngayon lang pinapakita lang natin kasi para sa kaalaman, baka mangyari sa atin, hindi yun lang po kailangan tumawag ng ustads kasi hindi ito gawain ng ustads, eh. Gawain ito mismo ng pamilya. Hindi nyo kailangan lahat na lang ustads. Ano, yung namatay, matatagalan bago mailibing, bago mabalot. Alam nyo, ang wajib ay kinakailangan madaliin natin yung paglibing sa namatay. Si ustads, pupuntahan mo pa sa Davao, pupuntahan mo pa sa Simoy, ang tagal-tagal, malayo pa. Huwag nyo hintayin yun, kasi ang propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag mabuting tao yung namatay, mamadaliin nyo yung kanyang gantimpala. Pag naman masama yung namatay, nilalagay nyo ang kanyang parusa sa inyong mga balikat, ang kanyang kasalanan. Kaya dapat madaliin natin yung namatay. Huwag nating paabutin ng ilang araw yung iba. Pag nabatay sa Saudi, papadala pa hindi. Kung saan namatay, doon ay libing. Yun dapat. Maliban kung wala na mapaglibingan doon, siyempre, darura yun. Kailangan ipadala sa ibang lugar kasi wala mapaglibingan doon. Alangan naman hindi mo ililibing yun. Okay. Ngayon, pag maliligo tayo sa namatay, minsan may mga nakikita tayong hindi kaaya-aya. Minsan biglang umitim. Minsan may mga magkakaroon ng amoy. So, hindi natin pwedeng ikwento yun. Anuman ang makita natin doon sa namatay na nagbago o mga hindi kaaya-aya na nakita natin, huwag natin ikukwento yun. Kasi ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya, man ghasala mayitan fakatama alayhi ghafarallahu lahu 40 kabira. Ang sinuman, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na nagligo ng patay at kung ano yung nakita niya na hindi kaaya-aya, at tinakpan niya yun at hindi niya ikinuinto, papatawarin sa kanya ng Allah ang 40 malalaking kasalanan. Maliban kung ang namatay ay mayroon siyang mga kaaya-ayang nakita, mabango, biglang nagkaroon ng nakangiti, so pwede nating ikwento yun. Para saan? Para idua ng mga tao at madagdagan yung panalangin para sa kanya. Pag mabuti yung nakita natin. May pinahintulutan lang ang ating mga ulama, kapag ka ang namatay ay gumagawa ng bid'ah o nagtuturo ng bid'ah, tapos biglang siyang umitim. So pwede natin ikwento yun sa mga tao para mabigyan sila ng babala na pagka tao gumagawa ng bid'ah, ganito mangyayari sa kanya sa mundo pa lang. Pero kung halimbawa makasalanan, hindi naman gumagawa ng bid'ah, posibleng may mga kasalanan siya na ikaw lang nakaalam o ilang tao lang nakaalam, ay hindi natin pwede ikwento yun. Dahil yun ay kasama sa satru al-Muslim. Pagtakip natin sa kapatid natin na Muslim, which is obligado yun sa atin. Okay. So ngayon, pag kayong namatay, ay nandyan na, siyempre ikaw ang maliligo, lalaki ka, so siyempre isasara mo yung bibig niya, isasara mo yung mata niya. So ngayon, unang-una siyempre kinakailangan ay kumuha tayo ng tatlong tela pag lalaki namatay. Okay? Pag babae ang namatay, dalawang tela na mahaba, na mas mahaba sa kanya. Tingnan natin kung gaano kahaba ito, ustad. Dapat mas mahaba. Baka mamaya napakahaba, napakatangkad itong ano. Sige.
Yan. Sige, paano? Tingnan mo kung mas mahaba sa kanya. O, tamang-tama. Mas mahaba nga sa kanya. Okay, so tamang-tama to. So, ikuan mo muna. So, magkakapareho ba to, Ustad, ng haba? Okay, so magkakapareho to ng haba. So, dapat mahas... Tatlong piraso. Itong tatlong piraso, obligado ba? Hindi. Pwede rin pag wala, isa lang. Pwede rin po pag wala, isa lang. Dahil nung namatay ang sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam na nag-hajj, inutos niya paliguan at balutin at hindi niya inutos na tatlong piraso. Pwede rin pong, kaso lang ang propeta sallallahu alaihi wasallam nung siya namatay, tatlong piraso ang ibinalot sa kanya. So, ang ilan sa mga ulama, sabi nila, ang itatali natin, depende kung, basta importante, hindi magbuka yung pagbabalot sa kanya. Pwedeng pitong piraso, limang piraso, tatlong piraso, add numbers. Pwedeng tatlo, lima, o pitong piraso ang ibabalot natin. Ngayon, pag babae namatay, mga kapatid, dalawa lang po. Dalawang ganito lang po, ano niya, dalawa lang. Tapos, isang izar. Ang izar, alam niyo yung izar, yung malong. Isang ganun, mula dito sa dibdib niya, hanggang dyan. Izar. Yun yung pagigaganyan mo lang, ibabalot mo lang sa kanya yun. Pag babae, ha, kasi siyempre yung mga babae nanonood din sa atin. Then, yung pangalawa, damit. So, pagkadamit, halimbawa, pakita lang natin sa mga babae, pagkadamit, pagka yung damit niya, bubutasan yung damit na yan. Tukwan mo nga. Tingnan natin yung haba niyan. Yan. Pagdamit, masyado mahaba. So, ganyan, pagkadamit, halimbawa lang, siyempre, paiksi natin to. Ganyan mo lang, Ustad. Ganyan mo lang. Ganyan. Siyempre, babawasan natin to. Ang damit kasi, bubutasan dito. Dito ipapasok yung ulo niya. Kasi parang magiging ganyan, no? Magiging ganyan ang itsura niya. So, magiging damit niya yan. So, pagka anuhin natin yan, yung babae, ha, para malaman ng babae na kaganyan yan. So, ihiga natin yung namatay, din ipapasok natin yung ulo niya, ganyan. So, magiging damit niya yan. Tapos yung izar sa ilalim yun, nahihiga niya yun, yun ay gagano natin yung malong niya. Igagano natin, mangyayari yan. Pag babae, ha. Then, pangatlo ay khimar, yung hijab. So, siyempre, mga babae, marunong mag-hijab sa babae yun. May hijab, may damit siya, kasing habag hanggang dito. Then, meron siyang izar, ganun din. Madakpan yung dibdib niya hanggang dito. So, tatlo plus dalawang pambalot. So, lima lahat ang ibabalot sa babae. Okay? Dahil ngayon, sa lalaki tayo. So, bago tayo darating doon, so, siyempre, unang-una is paliliguan. Anong hatol sa pagligo sa patay? Nagkasundo ang mga ulama na ito ay fardu kifaya. Pag sinabing fardu kifaya, sapat na po ang isa, dalawa o ilan sa atin na pwedeng magligo sa kanya. Pag hindi natin pinaliguan yung namatay, haram yun. Magkakasala tayo lahat. Maliban kung ang namatay ay shahid, yung namatay sa jihad, kaya hindi naman paliguan yun. Ililibing naman diritso yun. Kaya hindi man patay yun. Kung kafir, pangalawa kafir, ang kafir hindi natin paliliguan yan, kaya hindi naman obligado sa atin paliguan yung kafir. Ililibing agad yan. Siyempre, pag walang maglibing, tayo lang mga Muslim, kukunin natin yung non-Muslim, ililibing natin sa libingan nila. Hindi naman natin pwedeng ilibing sa libingan natin yon. Okay. So, pagkatapos, ngayon, unang-una yung namatay, dapat may assistant ako. Kasi mahirap paliguan, mag-isa ka lang eh. Hindi natin mag-awak ka pa sa namatay na yan. So, tatakpan natin ang kanyang aura. Huwag niyong kalimutan, mga kapatid, ang namatay, ang aura niya mula dibdib, mula pusod, hanggang tuhod. Sadyang mahaba lang itong ano natin. Medyo hindi haabot yung ano niya. Dapat mahaba-haba dito na. Mas mahaba ba yan, isa? Yan. Okay lang. At least, basta importante. Ang importante, pag magligo ka ng patay, bawal tingnan ang kanyang aura. Ang aura mula pusod hanggang tuhod, dapat natakpan mo yan. Malinaw. Dapat nakatakip yan, hindi natin pwedeng tingnan. At kahit na paliliguan natin yan, hindi natin pwedeng hawakan ng kanyang ari. Ang pwede lang sa atin, isa lang. Paghuhugasan natin yung puwit niya, hanggang dun lang. Pag mahugasan mo yung puwit niya, pagpaliguan mo na, bubuusan mo lang yung sa ari niya banda. Huwag, hindi mo pwedeng ano yun. Okay? Bubuusan mo lang yun. Okay, so ngayon, dahil may suot yung patay na yan, kailangan natin ng gunting. Siyempre, di ba? Kailangan natin ng gunting. So, minsan may namatay na tumigas, mga ganyan. Minsan tumitigas. So, ang gagawin natin, ikuhan mo natin yan. Ano bang tawag dyan? Palalambutin muna natin. Hilotin. Kasi siyempre, baka mamaya mahirapan tayo eh. Mag-ano sa kanya, gigaganyan-ganyan natin muna. Gaganyan, tapos saka natin ganyan sa ligilid niya, tapos ganun din sa kabila. Gaganyan-ganyan natin yan.
Kung kaya nating tanggalin yung damit niya, malinis pa naman, original, tanggalin natin yung kasi mamanahin yun eh. Okay? Yung iba guguntingin na. Eh, siyempre, sabi nung anak niya, paborito kong damit yung nasinuot niya. Hiniram lang niya yun. Diba? So, alam nga naguguntingin natin. Ngayon, kung mahirap tanggalin, siyempre, marumi na, tapos may mga dugo, halimbawa, hindi natin alam, lasa mahala, may mga namatay na binaril. So, ang gagawin natin, guguntingin natin yung damit niya. Ganyan. Para mas mabilis matanggal. Kung mahihirapan tayo magtanggal, kasi pag mamaya makita natin yung aurat niya, mahirapan tayo. So, guguntingin natin yung mga damit niya, tatanggalin natin hanggang sa brief niya, tatanggalin natin lahat yon. So, pero nakatakip yan. Okay, nakatakip yan. Dapat hindi makita ang kanyang aura. Okay, ngayon pag nakatakip na yan, natanggal na lahat ang kanyang suot. Okay, natanggal ng kanyang suot. So, huwag niyong kalimutan, pag natanggal ang kanyang suot, sali ka dito, doon ka sa kabila. Ipapress natin ang kanyang tiyan. So, gaganito yun natin, ha? Hawakan yung liig. Kasi yung liig niya, mga kapatid, hindi na yung control. Magaganyan yan. So, hawakan mo ganyan. Saka saan yan. So, gaganyan mo, nakaslanting, igaganyan mo. Siyempre, kung lang, malambot lang. Ah, malambot lang, ha? Sa tiyan, pwede yung ganyan mo. Kasi lalabas yan. Hindi na wala lang kung lalabas na yung dumi. Sa kanyang gaganyan mo lang. Malambot lang, ha? Dahan-dahan. Kasi, sige, ganam. So, take note, ha? Kung sakali nahirap yan kasi talagang tumigas, hindi pwedeng baliin. Bawal yun. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, kasru azmil mayiti ka kasru admihi hayyan. Ang pagputol mo sa mga buto ng patay ay para mong binalian ng buhay. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, kung nakaganyan, hindi mo na kaya, hayaan mo na. Paliliguan natin na ganyan at babalutin natin na ganyan na. Hindi mo pwedeng putulin yan. Sabi ni Ustad, kasi dapat istriti. Naputol, bawal yun, haram yun. Okay? So, kailangan iwanan mo yun, hayaan mo yun. Okay. So, ngayon, so dahil nailabas na yung dumi, siyempre, wala nang damit yan, wala na lahat. So, ang gagawin natin, saan yung guantes? Ito ay kung mayroon lang, kasi minsan walang guantes, so magkakamay ka. Okay, so mag-guantes ako para makita nyo. Halimbawa lang. Okay, so okay na itong isa. Siyempre, nakagwantis tayo. So, lumabas na yung dumi niyan. So, ang gagawin natin, unang-una, bago natin paliguan yung patay, hugasan muna natin. So, gagawin natin, kuha tayo ng tissue. Kung wala, pwede naman tayong kumuha ng tela. Ilagay sa kamay. Kung walang lumabas na dumi. Kahit walang lumabas, hugasan pa rin natin siya. Kasi hindi natin pwedeng tingnan eh. Kaya para sigurado, hugasan pa rin natin. May dumi man o walang lumabas na dumi, yun ang gagawin natin, hugasan muna natin siya. Okay? So, halimbawa, dahil siya ay ang sunna sa paghugas ay tatlong piraso ng mga tela o tatuyong bagay, puwit tissue. Kung gagawin natin, gaganyan natin, hugasan natin ang kanyang puwit. So, gaganyan natin. Then, lagi sa basura, din kuha ulit ng tela o tissue, hugasan natin ganyan. Then, pagkatapos, ay kuha ng tubig at ating bubuhusan. Then, dito, bubuhusan natin ng tubig. Eh, hindi naman ito pwedeng basahin yata ito. Oo. Okay na siguro, kahit huwag nang basahin na. Okay, so buhusan natin ng tubig, ha? Bubuhusan natin ng tubig. Alam mo, kung totoo lang, kung actual lang at pwede lang paligo, mas makikita nyo maganda. So, bubuhusan natin yung tubig. Then, siyempre, malinis na yan. Minsan, mangyayari, pag kahit na natapos na yung paliguan, minsan may lalabas pa dyan, kahit tapos na. So, huwag na natin ulitin. Pagka may lumabas, pagkatapos na natin paliguan, kasi mahirap para sa nagliligo yon. Okay? So, dahil natapos na, anong susunod? Kuha ka na ng gunting. Okay, isa-isahin natin, ha? Kukunin mo natin mga sunna sa kanya. Mayroon ba siyang bigote? Bigote. So, natanggalin ng ano yan? Gaganyan natin. Trim natin yon. Yan ang sunna. Pag wala, wag mo nang ganun, eh. Wala naman, eh. Gaganun-ganun ka pa dun. Okay, then pagkatapos na matanggal natin yung kanyang kuko. Sunna, tatanggalin natin yan, yung kuko. Tatanggalin natin yung mga kuko niya kasi sunna natanggalin yan. Kasi kinakailangan, haharap siya sa Allah na dalisay. Yan, okay? Then, saan yung blade? Blade, okay. So, dapat kasi bubunutin eh. Sa kilikili, silipin natin. Kaya nga dapat ginaganong-ganon eh. So, igaganin natin yung kanyang buhok sa kilikili para malinis talaga siya. Yan mga sunna eh. Okay, so malinis na yan. So, dahil malinis na, nahugasan mo na, natanggal mo na yung mga ano niya, yung kuko, yung sa kilikili, malinis na siya. Magsasagawa na tayo ng wudu.
Yung sa harap na buhok. Ah, hindi, hindi na kailangan, Papa. Yung sa paa, sir. Oh, yun, lahat yan, lahat yan. Basta kuko. Yung balbas niya, Stas, yung triman. Upusin ba yun? Ha? Upusin ba yung balbas? Hanggat kung ano lang yung kaya nung trim. Kasi hindi naman maubos yan. Basta importante, mapanipis mo lang. Dito, hayaan mo yan. Dito, hayaan to. Haram to, nabawasan natin. Okay? So, yung kuko, siyempre, hindi lang sa ano. Hindi lang sa hanggang sa paa is... Kasi kung tutuusin, hanggang 40 days lang talaga yung kuko. Hindi natin pwedeng palagpasin ng 40 days. Dapat maputol na natin yan. Okay, so dahil malinis na, natanggal na yung mga dapat na tanggalin, isasagawa natin ang udo kasi malinis na siya. Hindi mo na mauunang ligo, ha? Udo muna. So unang huhugasan natin, kamay niya. So hugasan natin yung kamay niya. Siyempre, kuha ng tubig, hugasan mo yan. Sa mga dulo, mga ganyan, hugasan mo yan. Then pagkatapos dito, okay, pagkatapos, pagdarating na sa mumug na hindi yan pwedeng buhusan. Kasi pag binuhusan mo yan na, lalabas na naman doon sa puwit niya. Okay, so gagawin mo yan, pagka kuha ka lang ng tubig, i-ganun mo lang. Pwede mong ipasok yung daliri mo na lang sa kanyang bibig. And then tubig, i-ganyan mo na lang sa kanyang ilong. Then sa ganun din, kuha ka ng tubig, pag hilamos, tagtatatlong beses, ganyan mo na lang. Hindi niya bubuhusan ng tubig. Hindi na kailangan ng toothbrush. Hindi na kailangan siya mag-toothbrush. Udo lang. Then, pagkatapos, kasi dito, hindi siya pwedeng buhusan sa mukha kasi may mga butas patungo sa babae. Then, kanan, hugasan hanggang seko. Then, hugasan natin. Katulad ng pag-udo natin. Kasi siyempre, hindi na siya magagalo. Kaya tayo na mag-udo sa kanya. Okay, naisagawa niya yung udo sa ulo. Ganyan. Udo natin. Then, sa paa. Kanan. Then, kaliwa. Pag nahugasan na natin siya, dito, prepare na natin yung ipapaligo na natin sa kanya. Ibig sabihin, pagligo na sa kanya. Wala tayong... tatlong beses. Yun ang sunna. Kasi kung tag-iisang beses lang naman yan, kahit tayo mag-udo, tanggap naman yung udo natin eh. Kasi dalawa hanggang tatlo, hindi obligado yan. Yan ay sunna. Kung ako ay nag-udo na tag-iisa, isang ganito, isang mubog, isa lahat, hanggang natapos ako, basta nabasa lahat, tanggap ang udo ko. Ang dagdag na dalawa hanggang tatlo, sunna yan at hindi yan obligado. Okay, so pero siyempre, kunin natin yung sunna para dagdag gantimpala. Mayroon tayong tinatawag na sidir. Pagkatapos yung paliguan yung namatay, isusunod mo yung sidir. Ang sidir, parang sabon lang sa atin yan. Kasi walang sabon noon. Eh, walang sidir dito eh. So, ang gagawin natin, shampoo at saka sabon na lang magagamit natin. Ang kafur, ang panghuling ipapaligo sa patay, yun yung maganda ang amoy at nagtataboy sa mga ipis. Kaya lang, wala tayo noon. Hindi ko lang, kampur bang tawag nila doon? Oo, so wala tayo ngayon. So gagawin natin, dahil wala tayo noon, walang pagkakaiba ang babae at lalaki, pati babae, pwedeng paliguan ng kamfor. Yung kafur. Dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam, inutos niya sa anak niya, na huling ipaligo niyo sa kanya ay kafur. Mabango yun. So pwede paliguan ng mabango ang babae. Okay? So dahil dito, ang unang-una na paliliguan natin sa right side niya. So dito, natin bubuhusan. Tatakpan mo dito niya para paliguan mo yan. Okay? Then pagka ano, halika dito. Ngayon, yung kasama ko, halimbawa, ang paghawak sa patay, ganito yan. Ganito. Then, ganyan. Dito, gaganyan nyo. Pag tatakilirin, so dito paliguan. Kasi kanang bahagi, dito diba? Kanang bahagi, hugasan natin yan. Then pagkatapos, yan, paliguan na naman sa kaliwang bahagi. Then, ikaw naman ang hawak, hawakan mo dito, ganyan. Hindi, ganyan. Then dito, kunin mo yan, ganyan mo. Ganyan ang pagkata. Ako naman ang mag-ano dito para vice versa tayo. Kasi kailangan talaga may kasama ka eh. Kasi mahirapan ka. So, huwag niyong kalimutan na kahit na pinapaliguan yung patay, dahan-dahan at iwasan na makita ang aurat niya. Dahan-dahan at iwasan na makita ang aurat niya. So, bubuhusan lang natin dyan sa loob. Hindi natin pwedeng buksan yan, ha? Talagang bubuhusan lang natin yan. Okay, dito buhusan. Then, shampoo. Pwedeng shampoo din, sabon. Sasabunan natin. Pinakamababa, dapat sana sa pagligo sa patay, 3, 5, 7, 9, basta importante, hanggat malinis siya. Kung 3, tapos na, alam mong malinis na, sapat na yung 3. Tatlong ligo. Isa, then buhos ulit, 2, then 3. Pag hindi pa rin malinis, para may nagkikita ka, para may dumalabas pa rin na dumi, so buhusan mo pa rin ulit, liguan mo pa. Magdagdag ka pa. Then, pag nakita mo na malinis na, so tapos na, dahil tapos ng paliguan yung patay, malinis na siya, nasabunan na, ready na siya ngayon na babalutin, siyempre basa yung tuwalya niya. So ang gagawin natin, kukuha tayo ng another na tuwalya para punasan natin siya ng dahan-dahan pa rin. Katulad ng pag ano mo. So gaganito na siya, ganyan, para mag-dry.
Then pag nag-dry na yan, so gagawin natin, papalitan natin yung tuwalya na luma at hihilain natin yung dahan-dahan yung basa na. Yan, malinaw. Okay, so dahil kwan na, yan, na-dry na yung nakapalit sa kanya. Yung ito, wala, nagamit na yan. Tatanggalin na natin yan. Kasi di talagang iiwasan pa rin natin na makita ang maselang bahagi ng kanyang katawan mula pusod hanggang sa tuhod. Malinaw. Okay. Ngayon, kaya nga kailangan ng kasama eh, kasi bubuhatin natin to at ilalagay na natin sa kafan. Okay, ngayon, sa ibang bansa, sa ibang lugar, mayroon silang higaan ng pagligo at higaan ng para sa pagbalot. So ang gagawin, halika, bangon ka na dyan. Sige. Bangon. Bangon ka dyan. So ang gagawin natin, bangon. Tanim po tatlong tela. Halika, iblaan natin. Tatlo yan. Ito ang sunna, kulay puti ha. Ang sunna, hindi ito obligado. Waka finu fiha mautakum, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, ilbasu min thiyabikum ulbayad, fa innaha min khair thiyabikum. Waka finu fiha mautakum. Sabi ng Propeta, ang pinakamainam daw na damit natin kulay puti. At ito daw dapat ang ibalot natin sa namatay puti. At take note, huwag mamahalin ha. Kahit na sino pa yung namatay, huwag mamahalin. Kasi yung mga mamahalin, karapatan na nung mga tagapagmana yan. Huwag niyong bibilhan ng mga mamahalin. Okay, so yan, pantay ba? Okay, isa. Then dagdagan pa natin ng ano. So bago yung namatay, dapat yung magligo, dapat nakaready, bago pa matapos yung pagligo, dapat nakaready na itong ikwan niya, yung palot niya. Tandaan niyo, lahat tayo dadaan dito. Na kailangan ng mga ikam. Ay, hindi. Kung may kung magaspang yung higaan niya, lagyan natin ng ikam. Kung magaspang. Pantay natin 'yan. Katawan ng saging. Ay, kung may mga paniniwala ng ganun, bida 'yun. Oo. Ang mahalaga po may mapaglagyan sa kanya. So ito pinakamalaga yung kulay puti. Okay. Sige, ikwan mo. Sige, sige, ikwan mo. Yan. Basta ang mahalaga, yung ibabalot natin, mas mahaba doon sa namatay. Okay. Ngayon, dahil wala tayong extra, sample na lang ha. Sample na lang. Gupit ka rin ng gagawin mong parang brief niya, brief. Ito kasi, kahit na may dumi pa, guguntingan natin yan, nagagawin niyang brief. Okay? Kasi dito, pag nahiga siya, dito yung puwitan niya, kahit na may lumabas, hindi ito maapektuhan. Malinaw? Maglagay ka pa ng isa pa. Yung cotton, Ustad, pwede rin. Pwede rin, kahit anong ilagay natin, basta takip doon sa puwitan niya. Diaper. Pwede rin diaper, walang problema. Oo, pwede. Basta importante, magkakaroon siya ng protection sa kanyang puwitan. Okay. Kasi minsan may lalabas pa eh. May lalabas pa kasi. Okay? So ngayon, anong gagawin natin? Pero mas maganda, tela na lang para walang gastos. Yung tela, guntingan mo na lang siya ng tela. Okay, so ngayon, lalagyan natin dito ng mga pabango. Dahil wala tayong pabango, doon sa Saudi Arabia, mayroon silang pabango na parang powder. May powder silang pabango, nilalagay nila dyan. Parang pulbos ng kulay black. Itong gagawin na parang brief na sa brief. Brief. Ilang te. Kasi haba lang ng ano. Kasi gaganyan mo lang naman sa kanya yan. Diba po? Pwede dalaw or isa lang. Kahit isa lang, okay lang. Basta pang protection lang sa puwit niya. Kung wala, ganito lang, perfume lang to. Kasi kailangan mabango yung ano niya. Ha? Ngayon, pa-perfume mo yan. Bago siya ihiga dito, ha? Then, halika. Ustad, yung pati yung ginagamit sila. Ha? Anong pati? Ginagamit sila. Mabango? Walang problema, basta mabango. Lahat ng pabango. Pwedeng gamitin, basta ilalagay dito. Pwede, basta lahat ng mabango. So, halika na, higa ka dito. Okay, halika. So, siyempre, bubuhatin natin yung patay. Siya ilalagay natin sa ganyan. Pagbuhat natin sa kanya yan, iingatan pa rin natin na hindi matanggal yung kanyang. Yan. Dapat hindi pa rin matanggal yan kasi hindi pwedeng makita yung aurat niya. So, dahil ganyan na. So, ano gagawin na natin pagka nakahiga na siya dyan? Okay na yung kaharap niya, yung position? Okay na. Oh. Kahit na hindi nakaharap. Kahit sa nakaharap yan, kasi pagbalot na mo, walang problema. Kahit sa nakaharap yan. Okay, so ngayon, bago natin balutin, ang sunna, may sinagdala ako eh. Meron akong ganitong kulon na tawag dyan is oud. Meron akong ganito oud. So, ang sunna, lalagyan natin ng perfume o oud kulon o dito yung kanyang pitong parte ng katawan na nagsusujud. So yan, lalagyan natin yan. Ito,
ilong, dito sa dulo ng daliri. Yan. Nilagyan natin mga dulo ng daliri. Kasi nagharap sa kibla yung tuhod niya. Then, sa mga dulo ng... Okay lang kung walang ganyan. Kung wala, walang. Sunan naman ito, hindi naman obligado. Kahit anong perfume. Kahit anong perfume. May din gagamitin dito, sir. Kahit anong perfume. Okay, so, bago natin balutin, ha? Mabango na yung ano niya. Mabango na rin yung pitong party ng katawan na nagsusudyon sa kanyang ano. Okay. Pusad, yung iba ayaw paliguan yung namatay na hindi nagsasala. Sabi, karamihan sa ulama, pwede natin paliguan yun. Pwede natin, kasi hindi pa naman kafir. Kasi mayroon sa mga ulama ang nagsabi, kagaya ng eskula ng Hanabila, Sir Husaymin, Sir Bin Baz, na ang hindi nagsasala ay kafir. Ibig sabihin, hindi nila talaga paliliguan. Pero sa atin kasi, karamihan sa ulama, sa atin sa Pilipinas, sa Shafiri tayo, so, hindi siya kafir. Pag, kahit hindi siya nagsasala, basta naniniwala pa rin siya na ang Allah ang Diyos, Muslim pa rin yan. Okay, so ngayon, ang sunna, lagi tayong magsimula sa kanan, ha? So, saan yung kanan niya? Ito. So, dito ang una mong ipapasok doon. Kanan muna, kasi ito ang sunna, eh. Anong jikar natin? Bismillah lang. Lahat bismillah. Pagligo, bago magbago, bismillah. Ustad, yung pagbibigas ng bismillah, wala nila. Sa paglibing na yun? Sa paglibing yun. Okay, so ganyan? Ganyan dapat, ha? Wala na. Wala na. Pwede mo bismillah lang, simula. Sa kanan muna. Okay, kanan. Yan. So, wag mo munang takpan yan. Kasi alam mo nyo bakit hindi tatakpan. Kasi mayroon pang darating na pamilya niya. Okay, teka lang. Ipapaliwanag ko lang mamaya. Sige na. Akin na. Okay, sa akin na. Okay. So, dapat nga may kasama pa dito. Halika dito. Iganyan mo. So, pwede na natin ilabas yung tuwalya. Okay, so yung tuwalya, dahil natakpan na siya ng ano, pang ilan na yan? Pang isa. Kung nakikita pa natin, pwede makita yung aura, dagdagan natin bago natin tanggalin yung ano. So, kasi dagdag pa natin ng isa. Ano dito? Ay, dito, kanan pala. Kanan muna. Pangalawa, no? Oh, pangalawa. Okay, dahil makapal na yan, sa kabila. Pwede manood yung mga babae. Habang ginaganyan? Ay, yung babae hindi. Hindi sila pwede manood. Pag lalaki sa... Kaya nga sabi ko, yung pagligos ng patay, itong pagtuturo natin pwede, pero pag actual na, hindi pwede pag may totoong namatay. Kasi may mga posibleng aura na hindi pwede makita nila. Na asawa niya? Ay, yung asawa niya pwede magligos sa kanya. Yan, si ganun mo. Yan. Okay, so pwede natin tanggalin yung kanyang kalimaw. Hindi na makita yung aurat niya. So, kukunin ko yung tuwalya. Ganyan yung tuwalya. Hihilain ko na yan. Nakuha. So, ibig sabihin, ito na lang ang laman ng ano niya. Nakuha. Okay? So, ganyan mo dito. Okay. Yung sa kabila yan. Sige. Okay. Pasok mo sa ilalim. Yan, sige, balutin. So dito, tatalian natin. Okay, so dahil wala tayong tali na nakaready, so isa yan, tapos tatalian natin. Dapat nga yung bago natin lagay ito, may tali na nakaready sa ilalim. Okay, so wala tayong nagunting na tali. Okay, gawa nga kayo ng ano. Ganyan na. Ganyan na. Hindi na, ganyan na, straight. Kasi magpapahirap yun sa pag ano sa kanya, kakapal. Gubit ka ng tali. Sige, sige. Pito timan, pito. Wala problema, okay lang, wala problema. Wala problema. Tayo, lima, pito. Pagka ano, pagka
COVID at wala nang paraan para paliguan, so siyempre iba na yung usapan. Ay, wala tayong magagawa doon. Kung sakaling anong man gawin nila doon, hindi natin pwede pakialaman ibang batas noon. Kasi pagka yung patay, hindi natin pwede paliguan. Kasi tulad ng halimbawa, nabubulok na, itataya mo natin yan. Beyond our control. Oh, hindi natin control. Hindi natin pwede mabuhusan kasi malalagnas. O kaya mayroon namang nakakahawa, hindi natin pwedeng lapitan. Siyempre, mas unahin natin yung buhay ng may buhay kaysa patay na. Okay lang yun, thoughts kung gano'n. Okay lang, kahit kung hindi natin ano, pwedeng paliguan kasi delikado pag tayo mapapahamak, hindi natin pwedeng paliguan yun. Kasi ikaw naman ang mamamatay, susunod. Ano yung namatay sa dad? Nawala ng problema, wala tayong kasalanan doon. Yun ay karapatan lang naman niya sa atin yun. Hindi nakasalanan ng mati, nakaligo man yan o hindi. O karapatan lang niya sa atin yung pagligo na yan. Okay, mahabang ginugupit nila, take note. Ngayon, itong namatay na to, pagka dinala na natin sa masjid at sinalahan, ang sabi ng propeta, man shahidal janazah tahat tayo sali alayha, falahu kirat. Take note, napakalagi ng ganti pala, kahit sino pa yung namatay, basta Muslim. Nagsasala man yan o hindi nagsasala, basta sumama ka sa pagsala sa kanya, may isang bundok kang ganti pala. Ibig sabihin, kung lima ang namatay sa loob ng masjid, na limang ganti, ilang bundok ganti pala mo. Wa man shahidaha hatta tudfana falahu kiratan. Hanggat sa paglibing, sumama ka, mayroon kang dalawang bundok. Nagtanong mga sahaba, gano'ng kalaki? Sabi ng propeta, mithlu al-jabalain al-azimain. Kagaya ng dalawang bundok na napakalaki. At sa ibang hadith, katulad ng Jabalul Uhud. So napakalaki ang gantimpala mo pag sumama ka sa paglibing, ay pagsala hanggat paglibing. Okay. So take note. Pag tinalian natin tong patay, okay. Okay lang kahit tan. Basta matali. Importante. Alam niyo yung layunin bakit natin tatalian? Para hindi magbuka. Hindi magbuka. So tatalian natin yung patay. Okay. Pag natalian natin yung patay, so take note, saan yung kaliwa niya? Dito. So dito natin iipunin ang tali, yung ano, hindi natin lalakas ang ganyan, no? So pag tatalian natin siya, ganyan. So dito natin iipunin, hindi natin nalalakasan, ha? Ganyan lang po. Take note. Bakit? Kasi pag ililibing natin yan, tatanggalin natin yan. Hindi mo yung tatanggal, as in, ibubuka mo lang. At tatanggalin mo lang sa tali niya. Yan. So dito may ipon yung ano, kasi dapat kanina to, nakalagay na to kanina. Yan. Yan. So dito dapat may ipon yung tali. Diyan may ipon yung tali. Dito banda yung tali. Yan. Ganyan. Okay? So susunod. Sige, puto na, sige. Okay. Okay. Oh, kahit anong tali. Pwede. Basta importante, hindi magbuka yung ano niya. Yung takpan niya. So dito natin ipon yung tali sa kaliwa. Yan. Nahulit kasi to, hindi nakari. Wala kasi tayong tali nakaridi kanina. Teka lang. Tanggalin ko na tong ano. Okay, 1, 2, 3, 4. Kasi na mag magpagpasila ng mga tail. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kanina dapat niridin na lang sana kanina. Pero okay lang. At least sa sunod, may naka-ano na. Kaya pa kung mapanin mga sunod din nito.
So ngayon, ito mga kapatid, ganyan, sige, sige lang, ganyan mo lang. Ngayon mga kapatid, gaganyan natin ha, tatalian mo dito. Stats, pag-ilay pamilya ng kapana sa miya. Pakawal yan. Okay, sige. Huwag nyo lang ipakita yung mukha niya sa line. Okay, tingnan nyo. Dapat ganyan muna, bukas muna, kasi pag may dating na pamilya, baka gusto nila makita yung ano, yung labi. Pero hindi soon na nahalikan sa noo. Pwedeng halikan ng pamilya sa noo. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, hinalikan niya si Uthman bin Mad'un nung namatay sa noo. Nung namatay ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, hinalikan niya Abu Bakar radhiyallahu anhu sa noo. Pero hindi ibig sabihin na yun ay soon na sabihin ng ating mga ulama, kundi pagpapahintulot lang yun. Mga pag nag-weld, Ustad. Yung mga nag-weld na palayuin nyo, kay delikado yun. Yung mga nag-weld. Oh, na delikado. Na, huwag nyo ilapit yung mga babae. Bawal yun. Kaya hindi sila pwedeng pasamahin hanggat paglibing eh. Kasi nag-weld sila. Oo. So ngayon, ganyan na. Okay, so dito, hayaan natin yung pamilya na mag-ano, tapos pa magdarating, baka hindi na magsasama-sama sin magsala, dito na magsasala sa kanya. Kung saan yung alibaw, dudung kibla, magsasala sa kanya, magdudua sa kanya yung mga darating sa kanya, ahalig, dadalaw, hanggat sa hindi pa naililibing. Kasi mamadaliin natin yon. So take note, may tatlong oras na bawal salahan yung patay. May tatlong oras na bawal salahan ng patay. Sa oras na palubog yung araw, kailangan tuluyan ng lumubog. Sa oras na yung sisikat yung araw, kailangan pasikatin mo muna. Sa oras na wala kang anino, na bawal salahan yung ano dyan. Oo, bawal salahan, wala kang anino. Pag may anino na, pwede nang salahan yung patay. Oo, kailangan may anino na. Kasi pinagbawal ng propeta yung oras na mga sasalahan yung... Pero paglibing, kahit anong oras ng paglibing, walang oras yan. Gabi man o madilim, walang problema na pag ano. Then pagkatapos na, dadali na sa masjid, so tatakpan na natin siya. Tatakpan na natin kapag pag ano na, ganyan na. So siyempre, ano natin, ayusin natin. Kaya hindi natin lalakasan yung ano, kasi lalakasan natin yung ano sa kanya. Okay, so siyempre, anuin natin yan. Una-una, tatakpan na siya ganyan. Then ganun, then ganun. Okay, so din natin na, baka hindi makahinga, baka matuluyan. Okay, so doon na, ready na. Then pitong tali. Ito hindi obligado itong pitong tali, ha. Pwedeng lima, pwedeng, basta add numbers. Okay, so kunin ka na. Yan. Okay, basta natakpan yung mukha niya, dadali na sa masjid. Pag nadala na yan sa masjid at ready na siya, nasasalahan. So ang payo ko sa inyo, may ganti. Pwedeng hindi na sa masjid. Pwede, hindi naman obligado sa masjid. Kahit sa labas, pwede natin isagawa. Hindi ibig sabihin na isasagawa yung salatul janazah sa masjid lang. Kahit sa labas lang, pwede natin isagawa yung salatul janazah. Yung iba, dadalhin pa sa masjid. Kaya lang naman, dinadala sa masjid yan para makatulong sa kanya yung mga nagsasala. Kasi ang namatay, nakakatulong sa kanya yung mga nagsasala. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Mamin rajulin muslimin fayamutu fayakumu ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi shay'a illa shafa'ahumullahu fi." Ang sino mang namatay at may nagsala sa kanya na umabot sa dami nilang 40, na ang 40 na yan ay hindi nagsishirk, hindi gumagawa ng pagtatambal, ay makakashafa'at sila, makakatulong silang matulungan yung namatay na yan sa makapasok sa paraiso. Naintindihan? Ngayon, Kung may ganti pala tayo, may ganti pala rin to. Tulong natin sa kanya. Kung halimbawa hindi tayo umabot ng 40, anong tulong natin sa namatay? Gagawin nating tatlong linya yung sala natin. Anim lang tayo. O kaya ay pito. Imam, dalawa, dalawa, dalawa. So tatlong linya, makakatulong din yun sa namatay na matulungan natin makapasok sa paraiso. Kailangan paabutin yung tatlong linya kung konti lang kayo. Tatlong saf. Kahit naltagda dalawa lang. Kasi bawat saf, mababa na dalawang saf. So tatlong saf, pagkukunti lang. Kaya lang naman dinadala sa masjid para mas marami makapagdua doon sa namatay. At kahit tayo naman na nagsasala, may ganting pala tayo. Okay, pag nadala na sa masjid, saan tayo pupuwisto? Okay, ituloy na natin para diri-diritso ba? Kasi hindi po ito gawain ng ustad. Lahat tayo pwedeng gawin to. Okay, dadali na natin sa masjid. At itong namatay, siyempre, yung ulo niya dito banda. Okay, so dito kung magsa pagka ano, so dito ganito. So siyempre baliktad tong namatay, halimbawa. So di oh, sige. Oh. Ikon mo dito ka banda. Makaya natin. Sige, sige. Okay lang pag mainitan.
Ayok. Okay. Mainit daw sa bisyan. Mainit? So ngayon, magsasalayong ano tayo, sa ulo tayo nakapwesto pag lalaki. Pag babae, sa gitna. Pag halalaki, sa ulo ka pupwesto na imam. Kaya pag babae, sa gitna. Ngayon, yun ang ginawa sa panahon ng propeta. So ngayon, kung sakali may babae, so mauna yung lalaki muna bago yung babae. Kung may bata, lalaki, batang lalaki, din babae muna. Ang babae laging nahuhuli yan. Kasi babae sa kumbaga ang basehan natin sa linya katulad ng sala natin. Mauna yung lalaki din bata din babae. Lalaki, bata din babae. Lalaki, batang lalaki din babae. Ganun ang pagkakasunod-sunod. So ililinya lang natin. Halimbawa, ito yung ulo niya, yung gitna ng babae, iabanti mo lang konti para ma-linya dun sa imam. Kung sakaling marami yung ano, yung sasalahan natin, ha? So ganun yung paraan ng pagsala ng Salatul Janazah. Unang takbir, babasahin mo ang suratu Al-Fatiha. Pangalawa, yung pangalawang tasahud. At-tahiyya al-Ibrahimiyya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali. Then pang-apat, dua. Allahumma arhamhu wa afihi wa... Maraming dua. Pwedeng Tagalog Maguindanao? Oo. Pwedeng Tagalog, pwedeng Maguindanao ang inyong idudua doon sa namatay na yun. Then pagkatapos ng pangatlo, pang-apat ay may binabasa bin ang ating mga ulama, Allahumma la tahrim na ajrahu wa la taftin na ba'dahu, Allahumma aghfir lana wa lahu, waghfir Allahumma lana wa lahu. Pwede rin, walang binabasa sa pang-apat. Then pagka salamu alaykum wa rahmatullah, sa kanan lang din, wala na pong kaliwa. So tapos na, then dadalhin na siya, then pagka ililibing na yan, nakahiga, nakaharap siya sa kibla, nakatagilid pa ganyan. Hindi rin video ay yung pagsalam ganyan, binababa nila yung kamay niya ganyan. Ah, wala lang dalil yun. Okay. Oo, walang dalil yun. So ibig sabihin ganyan lang? Ganyan lang, di kanan. Oh, hindi na kailangan yan. So yung pagtaas ng kamay, pwede magtaas ng kamay every takbir, o pwede rin hindi magtaas ng kamay sa every takbir. Kung halimbawa nalit ka, isang takbir lang naabutan, huwag mo nang bayaran yung tatlo. Huwag mo nang bayaran ang tatlo. Naintindihan? Direct ka na, magsabi ka na sa ano, kung pangilan na sila. Then pag ililibing na yan, ang sun na talaga, pagsasama tayo sa paglibing, sa unahan tayo, mauna tayo sa bangkay. Pero meron sa mga ulama ang nagsabi na pwede rin sa likuran. Pero ang mas malakas ang dalil, nauuna ang propeta, mga si Abu Bakar, si Umar, pag may namatay, nauuna sila kaysa sa bangkay na binubuhat. Nauuna siya doon sa paglalakad, papunta sa libingan. Ah, wala namang problema, yun ay ano lang, kapananaw lang ng marami sa ating mga ulama. Nauna yung patay kasi convoy. Convoy. Oh, walang problema doon. Pero ang sabi, kinukuan ko lang dito, yung pananaw ng karamihan sa mga ulama. Dahil pag ililibing na yan, nakatagilid siya ng ganyan pag ilalagay na sa bukuan. Kasi ang lahad, liter L. Liter L ang lahad ng tinatawag. Ganyan yan, tatanggalin na natin yan. Pagka, gaganyan yan na natin. Oo, naintindihan, tatanggalin na. Nakaganyan. Oo, tatanggalin na. Kaya nga dito may ipon eh. Dito may ipon yung ano eh. Oo, kasi sa kanan siya harap sa kibla. Malinaw? Din lalagyan muna ng kahoy o kaya pinatigas na putik para matakpan na siya. Yan. Then pag okay na, hindi na siya matapasukan ng pagbinuusan natin, bubuusan natin hanggat sa maging plaster na yung, sige, tanggalin mo na, katapos na. Nainita na siya. Okay, tatanggalin, paplaster, pagplaster na po yung ano, yung lupa, wala tayong ilalagay na anumang bagay dyan. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al. Ngayon sabi niya, ihingin niyo na ng kapatawaran ng kapatid niyo at ipanalangin niyo na siya manatili sa lahat ng katanungan sa kanya. Dahil magmumula ng maplaster yung lupa sa kanya, magsisimula ng darating sa kanya ang dalawang anghel. Magtatanong na. Hindi pa tayo nakali sa libingan, nagtatanong na. Kaya magdudua na tayo na bawat isa, hindi jama'a. Kasi jama'a, bida'a yun. At hindi pwedeng basahan ng Quran doon. May mga paniniwalang babasahan ng Quran, bida'a yun. Wala nang bang. Ang bang ay sasala lang yan ginagamit. Hindi yan ginagamit sa ano. Pati yung pagbang sa bata, mahina yung hadith doon. Oo. Okay, so malinaw? So ganun lang kasimple. So ito po ay mga bagay na kinatatakutan nating gawin, samantala napakadali lang kung tutuusin. Minsan takot na takot tayo sa bakit, dapat nga ikaw ang ano, pamilya mo, kung ikaw rin may kakayahan, kaya ko lang gumawa nito.
para hindi ka na magbabayad ng ustad? Ustad, meron pa rin ang kasanayan dito sa atin na ilalagyan nila ng kahoy na parang kwansya, parang espada. Doon sa libingan? Doon sa ibabaw. Nabida yun? Bida yung mga, ano mang ilalagay dyan? Paano kung ang purpose tanda? Na hindi pwedeng gawin yung tanda. Kasi ang tanda ay pwede kang maglagay na kahit anong bagay, wag lang yung mga ganun. O pwede yung haloblak na sabi ng ating mga ulama, hanggang ano lang. Tanda na ano. O para sa gilid lang, para hindi siya maapakan, para malaman na bangkay, pwede yun. At meron pa sa yung ginagawa nila, nakukuha sila ng lupa, tapos parang gawin ano yun siya, tapos itatapon yun. Ang sunna, siyempre, sa ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, pagka, ano na, pagka nailibing na, pwedeng... Oh, hindi pag ano na itatabunan na pwedeng magkuha tayo at lalagay tayo ng ano, magtatapon tayo doon. Walang problema doon. Pero yung ano, may paniniwala na mga matatanda na, yun ang hindi ko alam. Ano paniniwala nila doon? Binubuhusan ng tubig pagkatapos. Ayun ay kumatigas yung lupa. Oh, wala nang bubuhos ng tubig diyan. Wala nang kasama yan. Hindi na yan kasama. Pero pag ipapasok na yung namatay, ang dua, bismillah ala millati rasulillah. Yun ang idudua pag ipapasok na yung labi. Meron pa yung ginagawa nila, nilalagyan nila ng unan yung bag. Wala na yan. Hindi na. Hindi na kailangan yun. Hindi na kailangan. Wala na yan. Hindi na kailangan yan. O, wala na. Ang mahalaga ay hindi mahukay ng mga aso. Hindi mahukay ng mga hayop na pwedeng kumain ng mga laman ng tao. So dapat malalim. Hindi, wala pong limit yan kung gaano po kalalim. Ang mahalaga po ay malalim at mailibing siya. Yung iba, babantayan pa daw. Bakit mo babantayan? Patay na yan. O hindi mo na kailangan bantayan yan. Stats, may naglalagay ng lapida. Ano yan? Lapida. Nilagyan ng pangalan. Pangalan, bida yun. Okay. Ang propeta, pinagbawal niya sa hadith yun. Nilagyan pa na. Halimbawa, RIP o kaya ang paglalagay ng kwan, yung bakur, yung parang actually ang paglalagay ng bakuran is so kung tutuusin bawal yan. Bawal yan, kaya lang nagpahintulot ng mga ulama kung sakali na mahirap alamin na libingan yan. Halimbawa, wala tayong libingan ng Muslim. Walang libingan ng Muslim. Hindi kagaya sa ibang bansa, may libingan, so hindi na kailangan gawin yun. Kasi alam mo na mga libingan yan. Eh, ang problema, pag may mga lugar na hindi mo alam na libingan, daanan talaga, hindi mo alam, baka maapakan, so pwedeng simintuhin yun nang kahit isang aluplak lang. Yung pagbisita sa libing. Ang pagbisita sa libing, sa ating mga lalaki, sunna. Sa mga babae, nagkaroon ng dalawang opinion ng mga ulama. May nagsabi na haram, may nagsabi na na sunna, pwede rin sa babae. Ang karamihan sa ulama, pinahintulutan nilang dumalaw ang babae sa libingan. May time limit, may araw, buwan. Walang araw. Kahit anong araw, gusto mong bumisita sa kondisyon. Pag binisita natin ang libingan upang maalala. Fa'inaha tudakkiru al-akhirah. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, dalawin yung libingan dahil nagpapaalala ito sa inyo sa kabilang buhay. Pwede magkaino. Kung gunto doon ka gugutumin. Pero party ustad. Bawal 'yun. Kasi ustad, yung iba doon sa semento. Araw ng patay 'yun, mga ganun. Doon sila naglalagay ng pangalan. Nabida 'yun, bawal 'yun. Bawal 'yun sa Islam. Ustad, sa family blending. Ha? Iba family blending. Bakit mag-family blending? Banding-banding sa ano? Sa may patay. Doon, may family blending na iba, doon pa sa namatayan. Simentuhan ang taas, ustad. Simentuhan. Hindi, wag bisimentuhan. Wag sisimentuhan. Bawal 'yun. Dito lang sa gilid. At bawal upuan yung sa gitna ng ano, libingan. Bawal din yung apak-apakan yung para magtigas. Ay, kung yun lang ang paraan para mapatigas, okay lang po, Papa. Kasi hindi pa naman tapos yung paglibing eh. Oo. Pagasakan. Okay lang po yun. Ang bawal, tapos na, tapos ilang buwan na binisita mo, tapos nag-ano-ganong gado na, bawal yun. Okay na, sige na. Nayawan si Kuwan. Sayaw. Sanda na buhay. Bahala rin ka sana kanina. Okay. Kapaligo. So ano, malinaw na sa inyo? Okay, so inshallah, sana may turo nyo rin sa iba ang tamang paraan ng pagligo, pagbalot at pagsala sa patay. Okay na, tapos na? Okay, so hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pre, remembrance. Pwede na pre. Yan ang gas. Gili pa gili na. 260 tayo. Yakin mo sa